So yan yung isa sa mga problema, mga idol, mga ka-farmers, no? Yung mga huling nagtanim. So ito yung dapat ma-harvest ngayong October, no? At ito yung isa sa mga problema nila, mga idol, mga ka-farmers. Yung palay ay ganito nung nangyayari. So as unang observe ko dito, mga idol, mga ka-farmers, ay ito ay tinamaan or inatake ng mga tiyangaw, or possible din yung pag-ulan, no? Yung salubong sa ulan tsaka time na flowering stage. But malaki din ang possible na mga tiyangaw. Ito yung sumisip-sip, mga idol, mga ka-farmers, no, ng mga butil, no? Lalo na yung may mga milky pa, nasa milky stage pa yung palay, no, o yung butil ng palay ay favorite ito ng mga tiyangaw. Ayan, or atangya. Ayan, rice bug. But as of makikita ko ngayon dito, mga idol, mga ka-farmers, no, ay possible na kukunti lang yung magiging ani nito. Dahil nga kalat yung atake o yung ganito pangingitim ng mga butil, mga idol. At kung titingnan mo, ayan, waka mo yan, ilan lang yung may mga laman dyan. So halos talaga lahat, mga idol, mga ka-farmers, ay tahop kung tawagin sa amin, mga idol, tahupon ang humay or ipa, maraming walang laman. Ayan, mga idol, mga ka-farmers, no. So ito yung mga huling nagtanim. Napansin ko dito ay medyo tagilid yung magiging ani nito, mga idol, mga ka-farmers. Dahil nga dito sa umatake dito or sa nangyari sa palaya na ito. Ayan, mga idol, mga ka-farmers, oh. Ayan. So kunti lang yung may mga laman. So ito naman yung sa gitna. Ayan yung sa gitna. So as I observe dito, mga idol, mga ka-farmers, no, ay malaking kawalan o kabawasan ito sa income o sa kita ng ating mga farmers pag ganito yung palay, no. Kaya po sa lahat ng mga nakaranas dito, mga idol, mga ka-farmers, ay huwag pong mawala ng pag-asa, no? At tuloy-tuloy pa rin yung pagtatanim natin ng palay. At hopefully sa next season o sa darating na taniman at sa susunod na anihan ay makakabawi naman yung inyong mga palayan.